wala na ako sa anumang mangyayari. Naging napakabuti kang ama sa akin. Tay! 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 Pwede! Tago mo nang itago yung kapatid mo. Dahil kapag hindi gumaling si Mort, lagot siyang kay Ma'am Belinda. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Na-aksidente si Mort. Nasa gasaan! Kayong tatong kakapal ng mukha niyo. Kumadusakan ako! Kumadusakan ako dahil sa inyo! Gusto ko pa rin hanapin ang tunay ng mga magulang ni Hiro. Si Frankie, biktima rin ng tsunami ngayon. Sa pagkakaalam ko, kung nabubuhay ang anak ni Frankie ngayon, eh magkasing itad sila ni Hiro. Yoya, paano kung si Hiro ang anak ni Frankie? Ma? Anak? Bakit? Ma, wala na po si Tatay Danilo. Oh, ano? Kumusta ang lakad niyo? Coach Frankie, kumusta po si Mark? Isay, kumato si Mark. Hindi nga kami nakalapit dahil... Dahil si Enrico, galit na galit sa amin. Ang kapal ng mukha. Eh, siya naman yung may kasalanan, kaya nagkaganon yung anak niya. Tama na, Kuya Harrison. Pakiramdam ko. Tayo rin yung may kasalanan eh. Tayo ang pumunta doon. At tayo ang pinanggalingan ng gulo. Dahil sa akin. Isay, Kikoy, huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Hindi niyo naman ginusto yung nangyari. Tsaka tama si Harrison. Pangit na sabihin, pero si Enrico naman na may kagagawan. Siya naman nag-umpisa. Ang mabuti pa ay pagdasal na lang natin si Mert na gumanda ang kanyang kondisyon. Tama ka, Lola Esther. Wala na tayong magagawa kundi magdasal na lang. At sana, pagaling niya, mabumait na siya agad. Okay naman si Mark eh. Mabait naman siya at saka nakikinig. Naimpluwensyahan lang siya ng mga magulang niya. Eh di pagdasal na lang natin silang tatlo, di ba? Tama. Sumakmala. Linggaga. Linggaga, sumakmala. Linggaga. Linggaga. Belinda, nagpapahintay ka yun lang ginagawa mo? Eh, sakit ang anak mo! Kaya ako nga ginagawa to, Enrico, para sa kanya eh. Itong push na to, para gumaling si Mark. Gagaling si Mark dahil dito. Gagaling? Bakit? Kailan ba may nag-work na potion mo? Eh, lahat ng potion mo, palpak. Hindi ko kailangan yung potion mo! Puro akong sumisyon dito eh! I don't need a parasite! Mabuti pa, lumayas ka na! Lumayas ka! Enrico, hindi lang! Enrico! Liga! Lumayas ka! Hindi lang, Enrico! Sobra ka na eh! Lakas silbi! Liga! Andali lang! Andali lang, Enrico! Please, tama! Huwag kang makapasok-pasok dito, ha! Enrico! Palpak ba ako? Siguro nga, palpak ako. Mama Mary, kayo na po ang bahala kay Mert. Sana huwag siyang matulad sa mga magulang niya. Mga baliw. Matikoy. Sorry po, Mama Mary. Kalimutan niyo na lang po 'yung
Yung huling nasabi ko, basta, pagalingan niya na lang po si Mark. At pabaitin. Jesus name pray. Amen. Amen. Sige, pahinga na kayo. Coach, kalimusta na po kaya si Idol? Kailan kaya siya babalik dito sa Maynila? Coach, kung tawagan niyo po kaya si Tita Lani. Oo nga po. At pakikamustahin na rin po si Dr. Faeha. Sino? Ay, ako nang bahala kay Doc, ha? Tumigil ka dyan. Kayo talaga maglolo. Ha? Sige, tatawag ako na. Pero, hindi ko tatawagan si Doc Rafaela. Kamusta nila natin si Hero. Okay? Hello? Frankie? Hello, Lani? Na-istorbo ka ba namin? Hindi kasi gusto makausap yung nung mga bata si Hero eh. Tatawagan ko na rin sana kayo, Frankie. Kaya lang, busy kami dito sa pag-aayos. Frankie, pumanaw na si Danilo. Ganun ba? Saan ba yan? Pupunta kami dyan. Dito sa San Antonio, Zambales. Alam ko kung anong iniisip mo ngayon. Nagdadalawang isip ka kung susunod ka dun. Alam mo, Lola, sa totoo niyan, ayoko nang bumalik dun sa lugar na yun. Marinig ko nga lang yung pangalan ng lugar na yun para sinasaksak yung dibdib ko. Frankie, sa pagkakataong ito, malaking sakit ng kalooban ang nadarama ngayon ni Hero. Nawalan siya ng ama. Kailangan kanya. Kailangan niya ang lahat ng klaseng suporta na makukuha niya. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito kay Hero. Isantabi mo muna ang mga sakit ng kaloobang nadarama mo. At alalayan mo siya. Anong malay mo? Hindi lang siya ang matutulungan mo, kundi pati sarili mo. Bakit kaya ganun? Okay na tayo eh. Tapos may masama pang nangyari. Kawawa naman si Idol Hero. Kailan nakilala na niya yung tatay niya? Tsaka pa nawala. Di bali! At dito naman si Coach eh. Sino nang kaya magiging tatay ni Idol Hero na niya? Di po ba, Coach? Okay. Uy, may phone-in question sa iyo mga bata. Coach Frankie, okay lang po ba kayo? Sabihin lang natin, dito nagbago ang buhay ko. Hindi madali para sa akin bumalik sa lugar na to. Si Hero. Halika na, umayos ka na. Hero, ayos ka na? Masakit. Nakakalungkot po. Hindi lang po dahil nawala siya. Hindi dahil kailan na natanggap ko ng tunay ko siyang tatay. Hindi ko rin po pala. Kahit na hindi ko siya tunay na kadugo, ramdam ko, mali
malaking party na wala sa akin, Coach. Ha? Hindi mo totoong tatay si Mang Danilo? Tama ba narinig ko? Hindi mo tatay si Danilo? Please, huwag niyo muna sa napag-usapan ito. Sorry. Nabigla lang ako eh. Sorry rin, Tito. Huwag mo sinapigilang hindi sabihin sa kanila eh. Pag-uusapan din natin to pero hindi pa muna ngayon. Ano kung ibig niyo sabihin? Hahanapin po natin yung mga tunay kong magulang? Katulad ng sabi ko kanina, hahanapin din natin sila. Pero pag-uusapan din natin yun, hindi pa muna ngayon. Ah, tama. Magbigay galang muna tayo kay Danilo. Alina kayo sa loob. Po. O, bakit, Tetang? Matitig ka sa akin? Lola, kanilang po kasi yung pamilya ko. Kanilang lola namin. Kaya huwag niyo po muna kami iiwan, ha? Tetang? Ano ba sinasabi mo? Eh, ang lakas-lakas ko pa. Mabuti na rin po yung nasasabi namin lahat sa inyo habang maaga pa. Alam niyo na, malay natin, baka kung anong mangyari bukas. Nanay at tatay nga namin, maagang nawala, kayo pa. Shhh! Kikoy, ano ka ba? De, okay lang. Okay lang, okay lang. Tama naman siya eh. Kaya alam nyo, habang may pagkakataon at meron pang panahon, sabihin nyo na ang lahat ng sasabihin nyo sa mga importanteng tao sa inyo, sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya ikaw, Tetang, kahit na makulit ka, ikaw ay pasaway, tandaan mo to. Mahal na mahal ka ni Lola. At hindi tayo magkakalayo at magsasama tayo hanggang ang Lola ay uugod-ugod na. Mahal din namin namin kayo, Lola. Opo. Opo. Lola Esther. Eh, maiba lang ako. Yung kayang dalaway, nagsasabihan na rin ang kanilang mga feelings.
Frankie? Okay ka lang ba? Parang apektado ka nung nalaman mo na hindi si Danilo yung tunay na tatay ni Danilo. Eh, nabigla lang ako sa narinig ko eh. Tanggap ko na rin na si Danilo ang tatay ni Hero. Natuwa ako na ay papano eh, may kinilala siyang ama. Ako rin. Pero nung nakita silang dalawa, nung napunta kami dito, siguro parang gumawa na rin ng way para malaman din namin yung katotohanan. Para malaman namin yung mga amang nawala ng anak. Imposibleng tatay ni Hero. Nung nangyari yung tsunami sa lugar. Pasok na tayo. Inandoon naman pala, ma'am eh. Bakit hindi niya pag-inshare sa iyo? Bakit hindi siya nagkwento na biktima rin pala siya ng tsunami? Tani, ma'am, kasi yung kulit mo na lang eh. Yoya, matagal niya na tinago sa akin yung impormasyon na yun. Minsan wala naman siyang binanggit sa akin eh. Siguro may sapat siyang dahilan, kaya ayoko na rin siyang pilitin. Pero sa pagkakaalam ko, sabay na matay ang asawa at anak niya. Kaya siguro mahirap din para sa kanya na halungkatin na lang yun ng basta-basta. Alam mo kung iisipin mo, imposible eh. Pero nung nalaman ko doon sa lugar na hinahanap si Hero, at hindi siya ang tunay na anak ni Danilo, siyempre pumasok din sa isipan ko na baka nga ako ang tatay niya. Sabagay, wala namang masama kung maisip mo yon. Hindi naman kita masisisi. Tsaka matagal ka rin namang nangulila sa iyong anak. Pero matagal mo nang niresolba yan sa sarili mo. Paano kung mali ka? Ang sabagay. Ilang taong ko din siya hinanap. Marami na rin ang loko sa akin. Lola, ayoko na rin umasa eh. Ayoko na umasa. Posible nga kaya,
Ikaw nga kaya ang tatay ni Hiro? Balak ninyo ngayon. Titignan nyo na lang muna yung family picture nila. Makita ko man lang asawa at anak niya. Eh, malaking bagay na yun para mapag-usapan namin yung issue na yun. Ay! Ay! Wala ka puso! Para ba yun? Ba't inutusan mo yung bata ko nilitrato ng pamilya ko? Alam ko isa ka sa mga ama na nawala ng anak sa tsunami. Paano kung sabihin ko sa'yo na posibleng ikaw ang ama ni Hiro? Papayag ako magpa-DNA test. Pero oras na malaman ako na anak ko si Hiro. Kukunin ko siya sa'yo.